All right. Good morning, App Friend subscribers, and for non-subscribers, thank you for watching this video. So today, gagawin lang natin, check lang natin yung mga stocks na nabili na natin, and let's see how it performed today. And ano yung decision na gagawin natin? Should we buy it, buy some more, sell, or observe? Alright? So welcome to Aptrend channel. This is your F1 trader. And let's start with Twitter. Okay, Twitter. Okay, nung binili ni Elon Musk, biglang bumulusok with the volume. And then, umangat pa siya within that day, then nagkaroon ng profit-taking. And then, we've heard that marami daw mga employees na natatakot na baka matanggal sila sa Twitter. Kasi makikialam na si Elon Musk dun sa Twitter company. Alright, hindi natin alam kung siya magiging CEO or he'll be hiring someone of his caliber. So, yan, mababa ang kanyang price today. Today is April 8 and it's a Friday, but in the States it's April 7, Thursday 1 p.m. Okay, ito nag-drawing na tayo ng baseline dito, no, ng kanyang possible support. Sana hindi niya nabutasin yan. And what we are trying to look at is if it has a possibility to bounce. Okay, so malalaman na natin bukas kung ano mangyayari dito sa chart na to. So as of now, guys, ano lang muna tayo dito, observe. Okay, so next, T-Mobile. TMUS. Guys, mas okay ba yung audio ko ngayon? So, if yes, paki-type nila sa comment. If not, we'll try to improve it. Okay, so ating T-Mobile, mga green, that's now, na gano'n siya, bearish harami. But it is still safe kasi, di ba, sa rules natin, as long as nandito siya sa above 10-day EMA, okay pa siya. Okay, so magkakatos tayo pag lumagpas dito sa 10-day moving average. Okay, kasi MACD niya maganda pa. RSI niya mukhang payuko, but still, nandito sa winning range ng above 50 RSI. So ngayon bumaba siya ng negative 52%. Plus pa naman na upside nito eh, nasa hanggang 150 pa to eh. Wait, sorry. Tingin ko ang 52 week high net is it 150. Ito yung gumawit na tayo dito sa 149. More or less, dyan yung kanyang yung upside niya. So, tignan natin. So, ano muna tayo dyan? Hold muna, hold. Next, SPY. Alright. S&P 500 ETF. So, nako, tumagos siya. Nag-breakdown dito. However, sinalo ng ating EMA 50. MACD niya pababa, volume niya hindi natin makita, sobrang negative. RSI niya is nasa bill is below 50, it's 49.50. Mukhang magka-cutloss na tayo dito kasi nag-gap down siya eh. Excuse me. Okay, so volume, hindi na tatanong yung volume. 58.53 million lang. Okay, so mababa siya, kalahati.
Alright, so I think magkakat tayo dyan. BMY. Crystal Myers. Whoa! Ayan, going up. Nasa 52-week 52-week high na siya. So, ano pa yung naantay natin dyan? Di mag-breakout ka na dyan. So, looks good. So, mukhang mag-hold tayo dito. Antay natin mag-breakout. RSI niya, 70. Volume niya, okay lang. MACD niya, nakatingala. So, na tayo dito. Wait and see. Kasi mukhang maganda pa yung pinaplano niya ito ni Bristol Myers. Okay, next. Amazon. Shout out doon sa 41 subscribers natin, ha. Thank you for being faithful, ha. Basta ang goal natin is paging 2,000 itong $200 natin in 3 months time. Post po dito mga ano, mga medyo hindi pa super expert. But at least mga 2 years sa trading. Okay, so Amazon pababa. Tinagos siya na itong EMA 50 natin. So, MACD niya, nag-cross na. Pababa. Well, I think baka ibenta na natin muna. Hanap muna tayo ng profitable stocks. Guys, as traders, no, we do not marry any stocks. Okay, so ano lang tayo dito? Mga ayan. Pag nagpa-profit siya, stay tayo. Pag hindi siya nagpa-profit, we sell. What they usually say, run with the winners and cut the losers. No mercy. Okay. Then, bumili din tayo ng bago, itong NEGG, new egg. Tingnan natin yung katunak ko. Nag-ano siya, bearish, parami. Okay, so itong candle na to, ano to, bearish, pababa yan. However, yan, however, it is still on top of ano, no? It is above EMA 10 and 20 and 50. So, goods pa siya. Pag nag-breakout na dito, siguro dito sa level na ito. Pag umaba siya dyan, yan, baka ibenta na natin. So, nag-breakdown siya. Okay. Next. ACAD. ACAD. It's also a pharmaceutical company. Okay. Ba't tumaas siya dito? Then, nagkaroon na sell-off lang. Okay. MACD is looking good. RSI is looking good. So, hold muna tayo dyan. Again, it is still, as long as it is above EMA 10, okay pa tayo dyan. So, hold muna tayo dyan. Hold. Okay. Nag-pass tayo sa couple of stocks na naging top movers yesterday. That one of that is TLRY. Okay, buti nag-pass tayo kasi yan, nag-down siya ng 10.21%. Malaki-laki, ah. Okay, who else? PTR. PetroChina. Ayan, bumaba din siya ng 2.38%. So, good choice. Di tayo bumili niyan. AEP.
bullish, marami din siya dito. Ito ang play natin dito, ano, swing. Okay, ito plan natin dito, swing trading. Yan, buy on the low. Yan, may higher low. Ano pa tayo ng higher low dito, dito tayo bibili. So, I think it is respecting itong MA20. So, dyan tayo bibili. Alright, so okay lang yan. Okay guys, pasensya na. Medyo nagkaroon tayo ng technical problem sa ating audio. Okay, let's continue. AEP. Yan nga guys, bibili tayo sa MA20. So, observe lang muna tayo dyan. Now, then CPT. CPT. Camden Property Trust. Again, it is a bullish harabi. Okay. So, pag ganyan. Again, ang ano din natin dito, buy on support tayo dito. Nasa taas pa siya. Okay lang, at least pababa na siya. So, after couple of days, bibili na rin tayo yan. Okay, that is a quick video for the stocks that we have. And kung may mga request kayo, you can type it sa comment. And we'll keep on improving this video, guys. Be patient. Again, for the 41 subscribers that I have, thank you so much for being there. And we'll keep on improving. That's Kaizen. Alright? So, have a great day and happy weekend here in the Philippines. Yung iba na mag-Gotrade users, nod lang kayo dito guys. Ito, nakatutok lang tayo dito sa mga Gotrade stocks. Okay, so guys, thank you so much for watching. Bye.